parang hindi pa ready yung puso ko na magmahal ulit. Jillian Vicencio not ready for a relationship. Let's get to know her reactions about the overwhelming support to Team Retox, her friendship with the cast, and many more. Tara na't makipagkwentuhan with Jillian dito lang sa Star Magic Inside News. Bright Sky mga kapamilya! I am Sky Kizon, ang summa cum laude and online bae ni Kuya, and welcome to Star Magic Inside News. Ako ang inyong bagong makakasama when it comes to the latest updates and exclusive insider info sa inyong mga paboritong kapamilya stars. Bago pa man pumasok sa mundo ng showbiz, isang commercial model si Jillian Vicencio hanggang madiscover ng Star Magic dahil sa kanyang spine-chilling performance sa pelikulang Eerie. After her launch as one of Star Magic Circle 2019 members, nagsunod-sunod na ang mga projects ni Jillian from Young Alex sa prequel movie ng Four Sisters Before the Wedding to her recent teleserye na Too Good to Be True. Hindi lang tambalang Kathniel, kundi maging ang tambalang Yves Flores at Jillian, also known as Retox, ang kinakikiligan ng viewers sa Too Good to Be True. Ano kayang masasabi ni Jillian tungkol sa mainit ninyong pagtanggap sa kanilang team up? Pero ang aking question, posible kayang maging totoo ang kanilang sweetness off cam? Well, ano pa ba mga dapat nating abangan sa Team Retox? Noong una po, hindi po. Kasi struggle din po talaga sa akin na buuin yung character nung umpisa. Kasi syempre, hindi ko pa po alam kung paano po yung dynamics namin ng mga boys. Kasi first time ko rin po na puro lalaki yung kasama ko sa mga eksena. Sila yung barkada ko, ganyan. Pero regarding po sa amin ni Yves, hindi po naging mahirap yun sa akin. Kasi ang dali po nag-open ni Yves din sa akin. At saka wala pong ilangan. Naging comfortable po kaming dalawa agad. Sobra, as in ang tawag na po ng tao sa akin, hindi na po Erica, hindi na Iri, hindi na Alex, kundi puro talks na po talaga. Tapos may one time po na in-interview ako, sabi po sa akin, okay lang ba na talks na lang itawag ko sa'yo, ganyan. So parang hindi po siya offensive for me. Kasi ibig sabihin nun, tumatak talaga yung character mo. Kasi ayun yung tinatawag sa'yo ng mga tao eh, diba? So, ang saya rin po talaga sa feeling na ganun. Isang taon po kasi namin ginagawa yung tugod, di ba? Pero, nung patapos na po kami, parang ang bilis ng mga pangyayari. Parang hindi isang taon sinut or tinape yung project na yun. So, yun po. Kasi iba rin po yung feeling kapag lock-in eh. Ang tagal nga namin magkakasama. Araw-araw kami nagkikita. Tapos, kumbaga, kung paano sa bahay, gano'n na rin talaga yung ginagawa sa lock-in. So, talagang mamimiss po namin yung isa't isa. Ako, sobrang mamimiss ko po sila. Lalo na yung mga palitan ng mga pagkain sa set, yung mga chikahan, yung mga kwentuhan. Ang dami po, lalong-lalo na po yung eksena namin ni Red sa computer shop. Sobrang nahirapan po ako doon. As in, ang tagal ko po kasi makaiyak noon eh. Tapos hindi ko na po alam yung gagawin ko. Like, na-frustrate na po ako sa sarili ko, ganun. So, mas hindi ako makapag-focus ng maayos at hindi ako makaiyak na talaga or hindi ko mabigay yung tiyak na kailangan. Kasi nga, frustrated na ako. So, isa yun talaga sa pinaka hindi ko makakalimutan. Kasi nga, nahirapan ako dun. Parang hindi pa po kasi ako ready to enter a relationship again. Since kakatapos lang din po ng relationship ko mga a year ago, ganyan. Parang pagod pa ako. Parang hindi pa ready yung puso ko na magmahal ulit. Kasi takot ako masaktan eh. Pero hindi ko naman sinasabi na sasaktan ako ni Ives, diba? Kasi sobrang bait naman ng tao, tsaka maalaga, sweet. Pero yun, siguro ako as a person, hindi pa ako ready talaga to enter a relationship. Hindi pa ako ready i-share yung buhay ko sa iba ulit, as of now. Pero, yeah. Hindi naman ako ayoko nang maging, ayokong pumasok sa relationship ulit, diba? Pero now, hindi pa. As of now, mas self muna. Mas journey to discovering myself, to healing myself, mas dun muna po ako ngayon.
Hi guys! Ang dami nyo pang dapat abangan. Nakita nyo naman yung mga trailer ng mga nakaraan, di ba? Pero sana po huwag nyong bitawan yung tugod kasi syempre may mga mangyayari pa sa amin, sa Purok, sa akin, kay Red, kay Ali, kay Eloy, kay Lolo Hugo, kay Helena, kay Evangelista. Yun yung mga gusto nyo malaman, di ba? Si Evangelista talaga ang mangyayari sa kanya. So ayun, sana po huwag nyong bitawan kasi roller coaster of emotions pa rin yung mga mangyayari sa mga susunod na episodes. Hindi pa rin makapaniwala si Jillian sa dami ng blessings na natatanggap niya ngayon. Kahit it took her years to achieve her showbiz dreams. It's worth the wait, di ba, Jillian? Noong-umpisa po kasi talaga, di ba, parang hindi ko po naiisip yung sarili ko na makakapasok ako sa showbiz or papasukin ko tong industriya na to. Kasi una po, mahihain po talaga ako. And akala ko wala akong talents. Like, hindi po ako talented talaga na tao, ganun. Pero nung ginawa ko po yung iri, dun ko po na-realize na ang saya pala umarte. Masaya pala ako dito sa ginagawa kong pag-arte. Ang ano niya, parang ang eye-opening niya for me. And parang dumating ako sa point na baka eto yung purpose ko in life. Baka eto yung para sa akin talaga. Ito yung nilaan ni Lord na gagawin ko sa buhay nito. So, nilove ko rin naman siya, Ate Tess. Love ko siya until now. Gusto kong umarte talaga. Gusto kong ipakita sa mga tao yung iba't ibang klase na mga na journey ng mga tao din, di ba? Pero, yun nga, may mga pagkakataon talaga na mapapagod ka. Hindi lang naman dito sa trabaho natin, kundi sa lahat. In general, in life. Napapagod. Pero ano ba solution to tiredness or kapag napagod ka, 'di ba? You need to breathe. Kailangan mo huminga. Pero hindi ibig sabihin nun, bibitawan mo na lahat. Natutuwa sila and napaproud naman po sila sa mga achievements na nagagawa ko and sa ayun nga po, sa mga projects ko talagang tutok po sila dito sa Tugod kahit po yung mga Team Four Sisters, yung Iri. Talagang sinusubaybayan po nila yon. So, masaya rin po ako na may ginagawa ako sa buhay ko na nagiging proud yung magulang ko sa akin. Siguro, wala pa ako yung talagang vision kung ano yung gusto kong buhay. Pero, ang masasabi ko lang as of now, gusto ko ng simpleng buhay lang. Basta masaya lang ako. Nakakakain ako ng maayos, may maayos akong natitirhan, may masaya akong family. Yung, kumbaga, nagagawa naman namin at nakukuha naman namin yung mga gusto namin. Sapat na po yun sa akin. Good job na. Good job. Good job, Sel. You did your best. Ginagawa mo yung best mo always. Kaya mo yan. Don't give up. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Bukod sa Too Good To Be True, abala rin si Jillian sa kanilang YouTube channel with Bianca De Vera, where they cooked their favorite dishes with a twist. Panoorin ang isang masayang playtime with Jillian kung saan tinanong namin siya about Kathniel, Yves, Charlie Dizon, Alexa Ilacad, and Bel Mariano. Nagbigay po kami ng mga recipe na pwede nilang pagpilian, pero kami po yung nag-research about it. Kasi syempre, ang gusto rin po nila is yung mga dish na alam na namin or familiar kami or gusto talaga namin gawin, 'di ba? Pero tinulungan din po nila kami na mag-isip kung ano yung mga twists dun sa dish na yon. So, collaboration po siya. Adobo. Kasi minsan sweet siya, minsan maalat siya, minsan maasim siya. Well, when it comes to emotions, hindi yung amoy. Siguro pares na lang po. Kasi sweet eh. Tsaka mahilig po sila sa pares. Sushi si Alexa. Kasi love ko sushi, favorite ko sushi. Tsaka favorite niya rin yung sushi. Mahilig din po si Alexa sa Japanese food eh, sa mga sushi. Fake si Belle kasi maliban sa sweet din siya, malambot po kasi puso ni Belinda eh. Ay, nako. Dapat spicy to. Teka po. Binagoongan.
Ay, Bicol Express. Spicy, di ba? Palaban. Pero, love ko din. Jillian! Congratulations sa'yo! I know you've really worked so hard for this. Kaya naman, deserve na deserve mo yan. Kung ano man ang narating mo ngayon. And I'm just so proud of you. Kasi naalala ko when I was interviewing you sa Star Magic catalog shoot, I saw your passion the same way I have with acting. Sabay pa tayong umiyak noon, and now, look at where you are right now. Kaya naman, alam ko maraming gustong sabihin sa iyo ang inyong mga fans. Kaya naman mga kapamilya, send your love to Jillian. Comment your thoughts below para sa inyong mga messages sa kanya. Thank you so much for watching, mga kapamilya. Abangan ang iba pang mga exciting videos at exclusive na mainit na balita dito sa Star Magic Inside News. This has been Sky Keyzone, and always remember that when you dream, sky is the limit. I'll see you guys next time. Bye-bye!